Magandang araw, welcome back dito sa Milraps TV. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na bigay sa atin ng Diyos. Ang pag-usapan natin ngayon ay kumusta mga ka-alright? Ngayon, magbabalik na naman ako sa inyong harapan para magbigay ng kunting tips, babala sa mga binibili natin na pagkain, gulay, prutas. So, alamin natin bakit may sinabi dito na most contaminated fruits and vegetable. Yan ang i-discuss ko ngayon. Yan ang alamin natin kung bakit. So, ayon sa aking natuklasan na nalaman na ang so unahin na natin tong isa, si Samputo guys eh, yung strawberry. So guys, ang strawberry ay consider na contaminated foods. Pangalawa ay yung spinach. Bakit? Malalaman natin yan. Pangatlo, kali, collard and mustard green. Yan ang pangatlo. Pangapat, nectarine. Ayan, nectarine guys, consider siya na contaminated fruit yung nectarine. Number 5, apple. Ang apple guys, na-vlog ko na yan na maganda ang mga benefits dyan. Pero pag ngayon naglabas sila ng statement dyan, tungkol dyan na kasama yan sa contaminated fruits. Ayan. Number 6, grapes. Ang grapes guys ay isa din yan na kasama sa listahan sa mga contaminated fruits today, sa panahon natin ngayon. Pang-7, cherries. Ayan, cherries. At yung isa naman ngayon, tapos yung peaches, pears, bell pepper, celery, at saka yung tomato. Ba't nagaganon? Ba't nagiging contaminated yan guys? So, ayon dito sa impormasyon na aking nakukuha sa www.prep.com local, ang sabi dito ay tingnan natin. Wait lang guys ha. More than 90% of sample of strawberries, apples, cherries, spinach, nectarine, and leafy green tested possible for residues of 2 or more pesticide. So, yun pala ang nagiging dahilan guys, bakit nagiging contaminated yung mga gulay na yan saka prutas, dahil sa sinubukan nila, tinis nila, ay napatunayan nila na mataas ang percent ng
residu yung pesticide. Yan ang natuklasan nila dyan sa nabanggit na yan na mga prutas at gulay. Kaya nagiging contaminated siya. Ayan guys. A single sample of cali-colored and mustard green had up to 20 different pesticide. 20% na iba-ibang mga na tuklasan dyan sa mga gulay na yan ay pesticide. Ayan. On average, spinach samples had 1.8 times as much pesticide residue by weight as any other crops tested. Ayan. Hot pepper and bell pepper had the most pesticides declared, 115 pesticide in a total and 21 more pesticide than the crops with the second highest amount, cali colored and mustard green. Ayan guys, yung na yan ang natutuklasan nila dyan sa mga gulay, prutas, kaya pala ay nagiging masama, nagiging contaminated. So ngayon sasabihin ko kung ano ang dapat nating gawin para makaiwas tayo dyan. Halimbawa, gusto talaga natin, mga paborito natin yung maganiyang pagkain, para safe tayo mga ka-alright, ang piliin natin ay yung organic food, organic spinach, strawberries, apple, cherries, nectarine, and leafy green tasted colored mustard green. Yan yung mga nabanggit ko na pinapakita ko dyan. Piliin natin yung ano guys, organic, para makatiyak tayo na ang mga benefits na binibili natin sa yung mga prutas na yan ay nandoon pa rin. You choice organic food. Yan ang masasabi ko sa video na to, para may idea kayo at makatulong sa inyo, sa atin lahat, dahil yan ay importante. Kung ano kayo sa ating kalusugan, conscious kayo, may pakialam kayo, yan ang dapat nating maintindihan sa video na to. Piliin nyo yung organic guys. Kung may organic, yan maganda talaga. May mga pagkain din naman na list yung mga pesticide eh. So sa ngayon, ipapakita ko yung mga sinasabi ko dyan, ano yung mga sample product dyan, para matiyak pa niyo, ang maliwanagan pa ninyo yung sinasabi ko tungkol dito. Antabayan nyo yan mga ka-alright, at hi, sana lagi nyong suportahan ang channel ko, Melraps TV. Sa mga nagsubscribe, salamat. Sa mga hindi pa, subscribe na. Patawa-tawa ka pa dyan eh. Madali lang eh. Pipindutin mo lang yung bell button. Ayan. At saka hindi kayo magsisisi pag mag-subscribe kayo sa channel ko. Dahil ang mga tinuturo dito ay mga sensible. Ayan ang masasabi ko dito. So papakita ko na yung mga example sa mga prutas at gulay. Stiton. Hanggang sana tapusin nyo, hanggang matapos. At huwag na rin yung kalimutan guys na mag-like, mag-subscribe, at pakishare na rin sa ating mga kaibigan, mga kakilala.
dahil napakagandang konti ng ginawa ko ngayon sa araw na to.